Hi, good afternoon. Diyos ko, na traffic. Hindi kami makalabas. Nandito pa kami sa loob ng limousine, charot. Oh, tricycle no. Pala. Diyos ko. Umulan lamang, nagka-traffic ng export processing zone. Hindi maintindihan kung ano ang cause. Tricycle lang naman ang mode of transportation dito at jeep, pero ganito ang traffic. But anyway, nandito na rin lang ako at na-stock up na rin lang ako. So, gagawa na lang ako ng vlog. Okay, may nagtatanong kasi sa akin, ano po ba daw ang PRN? So, napaka-informal ko na nandito ako sa loob ng tricycle, pero carry na din, nasasagutin ko yan. Okay? But bago muna ang lahat, ipapasok ko muna ang aking maikling intro. So ano po ba ang PRN? Ang PRN po ay Payment Reference Number. Saan po ba nakikita ang PRN? So nakikita po ang PRN sa loob po ng inyong SSS online account. Saan po ba ginagamit ang PRN? So ginagamit po ang PRN para sa self-employed, voluntary, OFW, at working spouse. Bakit di ginagamit ang PRN sa mga employed? Di gumagamit ng PRN ang mga employed kasi po ang nagbabayad o nagre-remit ng premium or contribution at saka sa mga bayad po sa loan para sa mga employed ay yung kanilang mga employer. Kaya hindi po gumagamit ng PRN. Tulad ko na ako isang employed, hindi po ako gumagamit ng PRN kasi yung employer ko ang nagbabayad ng aking contribution at aking mga outstanding loan. Kaya maganda naman kung meron kayong employer o kayo'y employed. So kapag kayo po ay voluntary, self-employed, OFW or working spouse, natural na kukuha po kayo ng PRN sa inyong SSS online account para po tanggapin po yung inyong mga bayad ng mga bayad center at saka sa mga payment channel po na meron tayo dito sa Pilipinas. Ano po ba yung mga payment channel? Yun pong mga GCash, Paymaya, o iClick, or sa 7-Eleven na tumatanggap po ng mga payment po sa SSS. Yun mga merchant naman na tumatanggap po ng mga payment ay yung mga bayad center, di ba po? Or mga malls na tumatanggap, or mga or banks maybe. Kasi ang bangko din po tumatanggap din po yan ng mga payment o mga bayad para sa SSS. Kapag wala po bang PRN, hindi po ba makapagbayad sa aming mga contribution sa SSS or sa aming mga loans? Ang sagot po ay hindi po. Kailangan po talaga ng PRN o Payment Reference Number. Kasi yun po yung ipapasok nyo. Yun po yung magiging reference. Yun pong hihingiin po ng mga merchant or mga payment channel para po kayo ay makapagbayad. So, obligado po ba talaga na gagawa kami ng SSS online account para makapag-generate ng PRN? Ang sagot po ay oo. Talagang obligado po kayong gagawa po ng SSS online account kung kayo po ay magbabayad. Kasi po, kukuha nga po kayo ng PRN or Payment Reference Number. Kaya po, sa mga natigil sa trabaho or sa mga walang mga employer ngayon dahil wala nga pong trabaho at balak nilang itutuloy yung kanilang SSS or gusto nilang maging member po ng SSS tapos wala po silang employer pero sila po ay may mga negosyo or may kakayanan naman sila magbayad sa mga premiums or contributions sa SSS.
gumawa muna kayo ng SSS online account and then mag-generate po kayo ng PRN and then magbayad po kayo sa mga payment channel or mga merchants na tumatanggap po ng mga bayad sa SSS para magiging legit kayo or magiging isang regular member po ng SSS. Masarap po magiging member po ng SSS kasi marami pong benefits po sa SSS. Okay, sana po doon sa nagtanong po sa akin sa aking vlog sa YouTube, nasagot ko po kayo. And then this video ay i-upload ko din. Though it's an informal kasi nasa loob ako ng tricycle, pero laban na to, i-upload ko pa rin ito.